Sa panahong maraming negosyo at tao ang nalugi dahil sa pandemya, may ilan bumalik sa kalikasan para makapaghanap buhay. Gaano man kalalim kanilang sisisirin para lang makasimula at makaahon muli. Born to Be Wild has been to Cebu to document different stories dahil karamihan sa mga probinsya dito ay mayaman ng dagat. That's why we asked some of our diver friends to document a particular story. Doon sa bayan ng Santander, mayamang-mayamang ang dagat doon. Karamihan ng mga locals doon ay ang pinagkakakitaan ay pangisda. Marami sa mga residente, spear fishing o pamamana ang ikinabubuhay. Pero simula ng magka-pandemya, ang ilang mga nakipagsapalaran noon sa syudad napilitang bumalik dito sa Santander para mangisda. Napunta ko sa Cebu City nung nasa tamang edad na ako, tapos naghanap ko ng trabaho doon. Nagpasok naman trabahong pakyawan. Nung lockdown, nagpasya akong bumalik dito sa amin kasi mahirap doon sa Cebu. Baka mahawa pa sa COVID. Bago lumusong sa dagat, siniguro ni Marcos na maayos ang kanyang sandata. Kasama niya ang kagrupo at matagal nang mamamana si Lester Serencio. Mas malaki ang pana na gamit ni Lester. Ibig sabihin, mas malalim na bahagi ng dagat siya mangingisda at mas malalaki ang huli niya. Sa akong pagka 12 anyos na akong pangidarong gasugod ko og pamana, hantod nga 44 na akong edad. Dali siyang buhaton kung hinay ang sulog. Kung makusog ang sulog, maglisod ko. Wala silang mga high-tech na gamit para sumisid ng malalim. Ang gamit lang nila is mga lumang mask or goggles at gawa-gawang mga flippers. Si Marcos sa mababaw lang na bahagi ng dagat ng uhuli. Pero si Lester, umabot hanggang 8 metro ang lalim ng sinisid. Ang kanilang mauhuli, pagkain ng kanilang pamilya ngayong araw. Malakas ang current o daloy ng tubig sa ilalim. Ilang beses sumisid at umahon si Marcos. Pero wala siyang huli. Si Lester, palalim ng palalim ang sinisisid. Sinusuyod ang bawat bato. Pero kahit anong hanap, sadyang mailap ang mga isda ngayon. Dahil wala silang huli, kailangan nila magtiis sa kaunting kanin at ilang pirasong isdang naitabi. May ilang metro pa lang doon sa pinangisdaan nila Marcos and Lester. May isang spot doon na punong-puno ng isda at iba't ibang klaseng sea creatures. Pagsisid mo pa lang ay hitik na ito sa marine life. Ito ang Pasil Marine Sanctuary. Dito, kumpul-kumpul kung lumangoy ang mga isdang bato at malusog ang mga coral reef. Ang isang lionfish na ito nagbabakasakaling makahanap ng pagkain sa fan coral na tinatambayan. Sa kabilang bahagi ng bahura, isang pufferfish naman ang paikot-ikot sa paglangoy at pasikot-sikot sa pagitan ng makukulay na corals. Pero kaaya-aya man, bawal mangisda rito. Taong 2002 nang dineklara ito bilang marine sanctuary. Dati, ang isda medyo maamo pa dahil siguro sa kakaunti lang pa siguro ang tao dito. Tapos kakaunti pa rin muna ang nangingisda.
marami na rin na mangingisda na nangisda. Kaya medyo mailap ang mga isda ngayon. Mabuti na lang ang gobyerno nagawa ng ordinansa na magawa ng fish sanctuary or marine protected area. Mayroong lugar na doon mangingitlog ang isda. Pebrero nitong taon, kumalat sa social media ang isang video ng mga juvenile na blacktip shark na lumalangoy sa mababaw na parte ng dagat ng Santander. Kahit abot kamay lang ang mga pating, walang gumagalaw sa kanila. Ayon sa eksperto, isang indikasyon daw ang mga batang pating na ito na mayaman ang dagat ng Pasil. It's a healthy area where the top predators are roaming. So that's one indicator. Sa ngayon, mayroong mahigit 2,000 marine protected areas ang Pilipinas. Mahalaga raw na masigurong bantay sarado ang mga ito sa bawat probinsya. Dahil dito raw ang reserbang yaman ng ating karagatan. Very important sa sustainability of the marine ecosystem, no? Because this will ensure that a certain ecosystem is being protected from illegal activities. It's very important that marine protected areas are developed and protected. Kahit may mga araw na walang huli, sumusunod sina Marco at Lester sa batas na bawal mangisda sa kanilang marine sanctuary. Sina Marcos and Lester at iba pang mga mangisda doon sa Barangay Pasil, committed na protektahan nila at respetuhin ang kanilang marine sanctuary. Alam kasi nila, pag pinotektahan nila ito, ito na yung pamana nila sa future and younger generations. Talagang bawal ang pangisdaan yung santuary kasi doon ka nangingisda sa susunod na ano, wala na makuha ang isda. Yung santuary ay para lang sa atin lahat kasi dito nangingitlog yung mga isda at dito rin sila lumalaki at para naman dito maubos. Isang patunay si Marcos na kung magipit man at mawala ng hanap buhay ang tao, nariyan lang ang kalikasan na pwedeng balikan kahit anong oras. Handa itong tumulong. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.